Hi, magandang araw sa inyo. Welcome sa aking YouTube channel. Medyo napaaga lang tong aking video, kaya marinig ninyo, baka marinig ninyo yung tilaok ng manok. Nagising ako ng maaga eh, kasi nakatulog din ako ng maaga. So marinig yung tilaok ng manok dyan sa palipaligid. Anyway, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa separation pay, yung computation ng mga na-retrench, natanggal dahil sa closure ng kumpanya, tsaka na-terminate dahil sa illness. Pare-parehas kasi ang bayad ng separation pay ng mga yan, yung formula na nakalagay sa ating batas. At marami ang nalilito kung paano ang pag-implement ng formula na yan for purposes of computing yung separation pay ng mga taong na-terminate dito sa tatlong instances na to na binanggit ko, na retrench, nag-close, tsaka na-terminate dahil sa disease or illness. Pag-uusapan natin yan, ano? Pagkatapos nitong ating YouTube rules, ilagay ko dito. Okay, i-flash ko rin dito yung provision ng batas na sinabi natin. Ito yung nasa Article 298, no, ng Labor Code, tsaka Article 299. Parehas ang sinasabi dyan na yung empleyado raw na na-retrench, na-terminate dahil sa closure or cessation of business or operation, or na-terminate dahil sa disease that cannot be cured within 6 months despite proper medical treatment, ay babayaran ng separation pay na 1 month or 1.5 month per year of service. Tapos may nakalagay pang a fraction of at least 6 months shall be considered as 1 year. So marami ang nagtatanong dyan, marami ang nalilito. Ano ba talaga kuya? 1 month ba? Or 1.5 month? Ang iba, sinasabi pa, eh syempre kung pinapipili mo ako, kung 1 month or 1.5 month, di doon ako sa 1 month kasi mas malaki. Diba? Iniisip pa nila na, eh, kung gano'n naman pala, eh, gano'n din ang pipiliin ng mga tao dyan, yung 1 month kasi mas malaki sa 1.5 month. Eh, bakit naman ang batas nilagay pa yung choice na obvious naman na ang pipiliin ay 1 month over the 1.5 month? Diba? Parang kwan lang ang batas, diba? Nilagay mo pa yung choices, eh alam mo namang obvious na pipiliin yung mas malaki, 1 month, at hindi yung 1.5 month. So bakit nilagyan pa ng choices? Diba? Yun ang impression ng iba dito sa provisions na to, sa Article 299 at saka Article 298. Ulitin ko lang, ang Article 298, ito yung termination for authorized cause, na nandun yung retrenchment and termination due to closure or cessation of business or operation. Samantalang ang Article 299 naman, ito yung termination due to disease na hindi na ma-cure yung empleyado despite 6 months of proper medical treatment.
Now, for purposes ng ating discussion, nagpa-flash kasi ako dito sa screen ng mga magpa-flash ako dyan ng mga sample computation na binabanggit ko rito and ibang mga terms as guide lang, no? May visual lang kayo maliban na doon sa binabanggit ko para may visual guide lang, no? Sinabi kong per year, PY ang ibig sabihin nun per year, no? Pag nakita nyo sa screen, pag na-flash dyan. Pagka nakalagay ay WIH, ang ibig sabihin yan, whichever is higher. Kapag ang nakalagay ay F6M1, ibig sabihin yan, fraction of 6 months considered as 1 year. No? Yan ang mga, kasi mahaba masyado yan kapag ka inisinulat dyan sa screen. No? Masyadong mahaba. So, iko-code ko na lang. Ha? Ayun. Now, so ito ay labanan ng 1 month or 1 half month per year of service. Now, nakalagay sa batas natin, articles 298 and 299, separation pay shall be equivalent to 1 month or 1 half month per year of service, whichever is higher. A fraction of at least 6 months shall be considered as 1 year. So, ang nagpalito rito sa mga karamihan ano ay yung or, 'di ba? Kasi nakalagay 1 month or 1 half month per year of service. Ang or isang conjunction, 'di ba? Connector lang 'yan eh. Pero anong klaseng conjunction siya? Siya ay disjunctive. Ang ibig sabihin, mamimili ka lang. Hindi tulad ng and na conjunction na pagsasamahin mo, di ba? Ito or ang ginamit. So, ibig sabihin, mamimili ka lang doon. No? Pipiliin mo lang kung 1 month or 1 half month. And that's where so many people get confused. Kasi nga, ulitin ko, pipiliin ang mas malaki yung 1 month over the 1 half month, no? But then again, mayroong qualifier kasi na nakalagay doon sa 1 half month. Ang 1 month, kung titingnan natin, walang nakalagay na per year of service. Samantalang yung 1 half month, may qualifier siya na per year of service. Now, that's where the difference lies between these two fractions or two figures, no? Yung isang 1 month, ulitin ko, walang nakalagay na per year of service. Yung 1 half month, however, may nakalagay na qualifier na whichever na qualifier na per year of service. Another thing is may nakalagay na whichever is higher. So, ang ibig sabihin nun, ang intention ng batas dito na there could be a situation na when you use yung 1 month, yung 1 half month per year of service, na one of these figures could be higher than the other. The fact na may nakalagay dyan na whichever is higher. Okay. Ibig sabihin, the fact na ginamitan siya ng WIH or whichever is higher, ang ibig sabihin nun na itong dalawang figures na to, gagamitin mo to
in every termination for retrenchment, in every termination for cessation or closure, in every termination for disease. So ititest mo siya doon sa 1 month tsaka sa 1.5 month per year of service. So ibig sabihin, magko-compute ka as if you're asking yourself, magkano ang makukuha kapag 1 month? Magkano makukuha kapag 1.5 month per year of service? Parang ganyan. Nagtuta ko, gusto ko lumabas. Alright. So, gagamiting litmus test nga itong dalawang to. Okay? Itapos ikukumpara natin the fact na may nakalagay na whichever is higher. Okay. Sampulan natin para malaman natin. Okay. Halimbawa na lang si employee A, no? Isang empleyado sa NCR, meron siyang monthly salary na 15,000 per month. Na-retrench. Sample, no? Na-retrench si employee A. Now, sabihin na nating naka 4 months in service lang siya. 4 months in service. So, magkano ang kanyang separation pay dahil sa kanyang retrenchment? Sabi natin, gamitin natin dapat yung dalawang figures na nakalagay dito sa Article 298. So, we'll do that. 15,000 yung kanyang salary per month. So, gagamitin natin. The first test is magkano ang makukuha niya kapag gamitin natin yung 1 month. So, obviously, 1 month equivalent ng kanyang sahod is 15,000. Okay, gamitin naman natin ang 1.5 month per year. So, ang 1.5 month ng 15,000 ay 7.5. Diba? E may qualifier siya na per year of service, PY. E wala pa namang year na pinag-uusapan kasi 4 months nga eh, sa example natin. So, kung halimbawang bigyan natin siya ng 7.5 for that, then sabihin natin 1.5 month. We will be comparing two figures, 15,000 tsaka yung 7.5, no? So obviously, kahit na i-consider pa natin na 1 year yung kanyang 4 months, mas malaki talaga ang 15,000. So pag tinignan natin yung result ng comparison, kapag 1 month ang binigay, 1 month equivalent ang binigay kay A, that is 15,000. Kapag 1.5 month ang binigay kay A, that is 7.5. So, ang question, WIH or whichever is higher, alin ba ang mas mataas? 15,000 or 7.5? Obvious ang sagot, 15,000. So, in short, dahil sabi ng batas, whichever is higher and 15,000 is higher than 7.5, then ang separation pay ni A na naka 4 months in service, kung siya i-terminate due to retrenchment, ay 15,000 pesos. Another scenario. Si A ulit, terminate, the same reason, retrenchment. Sabihin natin ang kanyang tenure ay 1 year and 5 months. Magkano ang kanyang separation pay if we have to follow the formula under Article 298 of the Labor Code saying separation pay equivalent to 1 month or 1.5 month per year of service, whichever is higher, and a fraction of at least 6 months shall be considered as 1 whole year. So, we will be using two figures based on the formula
na binanggit dyan sa Article 299. The first figure is yung 1 month. And the second figure is 1/2 month per year of service. Doon muna tayo sa 1 month equivalent. Ang 1 month equivalent ng 15,000 na salary ni A ay 15,000 of course. Now, ang 1/2 month per year of service equivalent ni A ay ganito. Dahil siya ay naka 1 year and 5 months. So, ang 1 year niya, 7.5 na kasi 1/2 month, di ba? 1/2 month ng 15K is 7.5. Paano naman ngayon yung 5 months? So, ang ginawa natin dun sa 5 months, tinry nating i-divide ang 15K by 12. So, that gave us 625 per month. Then, minultiply natin yan by 5 months and that gave us 3,000 and we divided it by 2 and that gave us 3,125, no? Sa loob ng 5 months. So, pag tinotal natin ngayon yung 7,5 at 3,125, that's 10,625. So, pag kinumpara na natin ngayon, si A, naka 1 year and 5 months in service. Kapag ginamit natin yung figure na 1 month, ang kanyang separation pay ay 15,000. Pag ginamit natin ang figure na 1/2 month per year of service, ang kanyang separation pay ay 10,625. So, question. Alin ang mas malaki sa 15,000 at saka sa 10,625? The answer is obvious. 15,000 ang mas malaki. So, yun ang gagamitin natin kasi sabi ng batas, whichever is higher. And 15,000 is obviously higher than 10,625. So, si A na merong 1 year and 5 months in service should be given 15,000 being 1 month salary equivalent niya na higher sa 10,625 na kinumpute based on 1/2 month per year of service. Okay? Next, let's move to another example para makita natin yung scenario talaga, no? Saan ba mananaig dito yung 1/2 month sa 1 month? Let's try the 1 year and 6 months tenure. So si A ulit, empleyado sa NCR, naka 1 year and 6 months in service. Terminate for retrenchment, same scenario. Magkano ang kanyang magiging separation pay? Let's start first with the first figure, yung 1 month. So obviously, dahil sabi natin kanina, si A, meron siyang monthly salary na 15,000, yung 1 month equivalent ng 15,000 is 15,000 din. Let's go to 1/2 month per year of service. Dahil si A ay naka 1 year and 6 months na in service, titingnan natin magkano makukuha niya sa 1 year at magkano makukuha niya sa 6 months using yung formula ng batas na 1/2 month per year of service. Yung 1 year muna, i-break down natin yung 1 year and 6 months para madaling makita yung computation natin. So sa 1 year muna, sabi 1/2 month per year of service. Di 1/2 month ng 15,000 ay 7.5. Diba? 7.5. Bangko na ang 7.5. Itabi na muna natin. Balikan natin mamaya yan. Next is yung 6 months. Now, sabi ng batas sa Article 298, a fraction of at least 6 months shall be considered as 1 year. Eh, itong example natin, 6 months eh. 1 year and 6 months. So, paano yan? Ang ibig sabihin yan, yung 6 months na nakalagay dyan, i-consider din natin yan na 1 year. So,
for purposes of this computation, si A, ituturing natin na naka 2 years in service na kasi yan ang nakalagay sa batas. So in short, year 1, 6 months na naging 1 year ang kanyang equivalent ay also another. Year 1 pala is 7.5 ang 6 months that became 1 year due to a fraction, due to the fractional rule. No? Due to the fractional rule ay naging 1 year is also another 7.5. So total is 15,000. Now, kung titingnan natin yun, ikumpara na natin yung 1 month versus 1 half month per year, ganito na. Yung 1 month sa isang empleyadong gaya ni A ay 15,000. Ang kanyang 1 half month per year sa kanyang tenure na 1 year and 6 months ay 15,000 din. Kasi ang year 1 is 7.5. Ang 6 months niya kinonvert into 1 year. So another 7.5. So total is 15,000. So 15,000 and 15,000, whichever is higher, doesn't matter kasi equal naman. Okay? Ito na lang, last scenario natin. Same employee, si A. No? Naka 2 years and 6 months. 2 years and 6 months si A. Magkano ang kanyang separation pay? So ganun ulit, yung 1 month equivalent, napakasimple, that's only 15,000, ano? Let's go to the second figure, which is 1 half month per year of service. Sa example natin, naka 2 years and 6 months si A. At 2 years and 6 months si A, lumalabas na year 1 niya is 7.5. Year 2 niya is 7.5 also. That's 15K na. Meron pa siyang 6 months. No? Since sabi natin, ang 6 months should be a fractional rule, gamitan natin ang fractional rule, magiging 1 year siya. So, another 7.5. So, 7.5 times 3, lumalabas na 22,500 ang magiging separation pay ni A kapag siya ay naka 2 years and 6 months in service using the 1 half month figure na per year of service. So in this case, ang comparison natin ay ganito. Si A na naka 2 years and 6 months in service, magkano ang kanyang separation pay pag siya ay na-retrench? Kung gagamitin natin yung 1 month, that's only 15K. Kung gagamitin natin ang 1 half month per year of service, that's 22,500. So sabi ng batas natin, whichever is higher ang gagamitin natin. So since 22,500 is higher than 15,000, then we will use the 22,500 and A shall be given the separation pay of 22,500 for his retrenchment dahil siya naka 2 years and 6 months in service. So to resolve the confusion dito sa 1 month or 1 half month per year of service na nakalagay sa articles 298 and 299 ng ating labor code. Yung or hindi nakakalito yan. Yan ay isang sensible option dahil at a certain level of tenure, yung empleyado may magkakaroon ng mas mataas na separation pay kapag siya ay tumagal sa kumpanya, mas tumagal pa. At nakita natin na nagkakaroon ng diferensya the moment na lumagpas sa 2 years ang serbisyo ng isang empleyado. So parang yun ang pinaka threshold, no,
ang pinaka hurdle rate na masasabi natin na pag nalampasan mo yung 2 years at na-retrench, most likely higher na ang magiging computation kapag ginamit ang 1.5 month per year of service, no? So yun guys, no? Yun ang ating paliwanag dito sa pagkakaiba ng 1 month at saka 1.5 month per year of service na nakalagay sa payment of separation pay under articles 298 and 299 of the labor code. And I hope you learned something from this video, and if you do, please you may share this with your HR, you may share this with your managers, with your bosses, so they know what to do, no? On a computation, or to any person, to any person who you think will find this video useful. And with that, thank you very much, and God bless all of you. I hope to see you in my next video.